Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Magandang gabi, Luzon, Visaya, sa Mindanao, 34 minutes after 8, gabi po ng Wednesday, no? Happy Holy Wednesday sa ating pong lahat, no? March 27, 2024. Ito pong Wanted Sweetheart Evening Edition. DJ Chill. Wanted Sweetheart. Isang mapagpalang gabi sa atin pong lahat, listeners, viewers natin worldwide, no? Mga tagapagsubaybay na ating programa, lalo-lalo na yung mga OFW abroad. Welcome na po sa ating programang Pagbabalik. Samahan po ninyo kami, ano po, sa loob po ng dalawang oras ngayong gabi po ng Wednesday. Siyempre, tatanggap pa rin po kami, no? Open po yung linya sa mga gusto pong sumali. Open-minded po dapat. Edad 18 pataas. Bawal ho sa mga may sabit. Sa may asawa, boyfriend, girlfriend, kalivin. Magbago na kayo. Install po ng Imo or Viber. And then hanapin po account namin, ang Digigel o FW Emotion, ha? Pag nahanap na po ninyo ang account namin, no, ipiin po ninyo ang pangalan, edad at saka lugar kung saan po kayo ngayon. Happy happy birthday sa lahat po ng mga may kaarawan, listeners natin, no? Kilala mo may birthday ngayon, ha? Pakisabi happy birthday. Once a year lang naman yan. Happy happy birthday. Kauban mo pa rin, no? Sa ere. My name is Abian Mujel. DJ Chill. Kasabi ko lang, hala, may nagtanong na naman kung paano sumali. Install po ng Imo or Viber. Pagkatapos, create po ng account. Kapag nakapag-create na po kayo, andyan na po kayo sa mismong application. I-search po ang account namin, no? Ang Digigel o FW Emotion. Pero mas madali kapag i-save po ninyo yung number na andyan po sa caption, no, ng ating live. Ang +63 961 3560 194. Pag na-save na po ninyo, automatic magsasuggest po yung account namin. I-add nyo na lang po kami, na public po yan. Kahit din nyo po kami i-add, no? Yun po pala, pwede. I-PM nyo lang kami, na? Pangalan, edad at saka lugar. Wanted Sweetheart. Shout out sa iyo, no, ilang semana santa nang nakalipas na single ka. Hanggang ngayon searching ka pa rin. Shout out sa mga wala pa sunaid, na kahit holiday, kahit na semana santa naghahanap pa rin ng sweetheart. Bagay matagal na pinitinsyan yun, no. Walang-wala. Ngayong semana santa baka may magkaroon na, di ba? Huh? Nasa linya si Jovi, pagkatapos si Ray, tawagan po natin sa line number 1. Abir, kring! Ito na po, anak. Yan. Naglalag lang si girl, mahina ang signal. Pisto lang po yung cellphone, wag pong igalaw kasi hindi po madrawing ang mga mukha ninyo. Ay hala, may hina ako talaga. Kung maaari lang sa Viber po kayo magpa-line up, ha? Kasi sobrang hina ng signal. Ma'am, pakiayos. Manager, pakiayos na nga lang po. Ikaw na po mag-ayos, no? Kasi medyo malikot si girl. Pakiayos muna, manager. Oh.
Nakita niya lang si Sarah. Grabe ang bangiris. Uya-uya man inday ah. Na huya-uya man si Inday. Sa Fiber po ha, maganda po pag gabi sa Fiber po kayo dadaan para magpa-line up. Pag sa araw, pwede pong sa Imo. No? Kasi pag gabi na po kasi yung Imo, nag-iinarte. Pagod na. Kaya lumalabo o kayo. No? Sa Fiber, maganda po sa Fiber kapag gabi. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Stand by. Malikot yung kamay ninyo, ganon. Hindi magalaw ba? Ibig kong pong sabihin, bawal po igalaw yung cellphone o yung kamay mo. Para hindi po kayo mapagamalang hindi nagugas ng puwet. Kasi pag hindi ka nagugas ng puwet, hindi ka mapakali nun. Makatul. Tawagan po natin ulit, no? Okay na, manajan. Sige. Si Jovi, pagkatapos si Ray. Oras 41 minutes after 8. Okay, soundcheck tayo ha. Ma'am Jovi, saan po kayo ngayon ma'am? Anong lugar? Nasa court po ako, sir. Wala po kayong asawa, boyfriend? Wala po. Oh, ikaw si Ray, saan po kayo ngayon? Anong lugar? Kabiti po, Sir DJ. Asawa, girlfriend, wala? Wala po. Usap po kayo ni Miss Jovi. Timer start. Pasok. Ano sa court ka pala, ma'am? Ano sa hayan mo? Ray po, Ray. Ray, Ray ano? Huwag mong takpan yung bibig, ma'am. Ray lang muna yung apelyedo. Ray po ako, ma'am, sir. Pag off-cam na, saka muna itanong yung apelyedo. Ray, ano? Ano? Okay, ano lang. Sabihin ko sa'yo mamaya. Ay, bakit mamaya? Sabihin mo na dito. Ano? Bawal eh. Bawal. Bawal. Hindi nakikinig yung mama. Bawal? Bakit bawal? Ay, naku. Siguro. Pag may tinatago kasi, may humi-humi. Rules po namin yun, ma'am, na bawal sabihin yung full name, first name lang. Bawal din banggitin yung Facebook. Hindi ka kasi nakikinig yung manager. Kasi pag ma-scam si ma'am, mahanap sa GCash. Pag na-scam yan si Sir, ikaw may sala. Oo nga. Ganun ba? Ilang taon ka na po? 41 po. Ah, 41. Are you still single? Yes. Ano po? Yes, single ma'am. Dash or ano? May anak ka? Single ma'am ah. Wala, single. Single, wala ka. Lugo? What's your age? Wala ka pang anak? Yes po. Pakatento ko lang tayo. Nakalayan tayo dito na yun ah. Oh, naman. Anong work mo? Construction company. Ah, sa construction, sa Cavite. Company. Yes po. Cavite. Ano po yung ano mo doon? Ano pong kinoconstruct ano po? Nyo? Anong kinoconstruct nyo?
Sa ngayon, gumagawa kami ng school. Ah, ganun ba? Ma'am, masyadong pagod ko yata, ma'am. Pagod na pagod ka ba? Opo nga po na maayos, ma'am. Di pa namin kayo nakita. Ramadan kasi dito, sir. Ay, ba't nung wala yung... Wala. Ano naman to si Liano? Anong pangalan mo? Ray po, Ray. Ah, Ray. Ano na lang tawag ko sa'yo? Ano bang call sign natin? Daddy, mami. Kahit ano. Kahit ano, pwede naman. First time ko to. Ay, first time ko to ah. Kasi wala kasi akong ano eh. Ayun, boring kasi yung ano dito eh. Yung, alam nyo, alam mo ba yung OFW? Masyadong ano yun naman. Eh. Masyadong walang magawa sa mundo kaya nag-iimag sila. Ay, hindi ka na mag-boring ngayon. Lagi kita tatawagan para di ka na boring. Ay, ganun. Hindi, pag-off-duty lang. Marami akong kilalang ganon na sumali dito, wala daw ginagawa, laging boring. Pero pagtawagan ng kausap niya, laging busy na, wala daw time. Marami akong kilalang ganon eh. Tama po, Sir DJ. Sumali dito kasi boring daw sila. Oo. Sir DJ. Opo. Nakalive ba kami ngayon? Maraming nanonood. Malamang. Hindi naman ako nag-i-entertain sa inyo kapag off-cam. Ganun po ba? Nakakaya naman ito. Wala. Pero Maya, wala ka naman ginagawang masama. Oo. Saka dapat buo loob ninyo pag sumali kayo dito kasi alam nyo, nakalive. Diba? Oo nga, Sir DJ. Tama nga. Wala ka naman ginagawang masama. Huwag ka mahiya. Ngayon, kanina lang ako nag-ano sa'yo sa DG, ah. Bakit, ang bilis naman ng ano, bilis mo naman ako binigyan ng call meet. Pag hindi kayo bibigyan, nagagalit kayo. Kasi sa mga loob ninyo, pag di kayo binigyan kaagad. Kasi nag-PM ka, ma'am, automatic, meron pong pa-match. So, automatic po yan, isasalang kayo kaagad. Ganun. Ah, ganun po ba yun? Uh-huh. Sir DG, makinig ka, may sabihin ako sa'yo. Ano, naalala ko yung si Melody Marata, yung nasa Jordan na siya ngayon eh. Hindi. Alam ko nagkatuluyan sila yung match na binigay ko sa kanya. Hindi ko kilala yun, ma'am. Ay, yung bago lang si Melody Marata, tapos yung partner na binigay mo sa kanya, yung nagtitinda ng isda, Muslim yun eh. Oh. Alam mo, naging sila. Ala, maritis ka lang ako. Eh, malay mo, maging tayo, team. Ay, naku, katatakot naman. Nagahaming po yata yung headset nyo, sir. Nagahaming. Maingay. Oo, maano, maingay. Sabi sa pahinga. Palitan mo na yan, sir. Hindi naman headset. Wala kasing headset. Eh. Bluetooth na lang. Eh, alam, gamit mo. Loudspeak na lang kayo. Bluetooth. Bluetooth din gamit ko eh. Okay, ano sir, magkwento ko. Nag-aanap ka ba ng ano sir, ng jowain mo? Ah. Ay, tahimik to si sir, hindi naman to pala kwento eh. Bakit? Eh, nagkwento ka pa eh. Ikaw muna magkwento. Eh, ano? Yung probinsya mo talaga saan? Ang probinsya ko ay sa Palawan. Ah, Palawan. Davao ako eh. Kilala mo siya mo, no? Davao. Ah, Davao, Bisaya. Bisaya, di ay? Oo, Bisaya ako eh. Kaya gwapa. Marami ka mag-Bisaya? Kabalo, gamay. Kabalo, dahil ka gamay. Eh, bawal Bisaya dito. Bawal nga Bisaya. So, ang gusto ni Sir DJ, English at saka Tagalog. Tagalog nga lang kasi Pilipino lang tayo. Kaya nga, ayaw naman nila Bisaya. E di ba Tagalog na lang tayo? Oo naman, siyempre. Ega ma'am, single ma'am ka? Oo, may anak ako. Ilan anak mo? Isa.
Ilan taon na? 4 years old. Babae, lalaki? Lalaki. Napakasayoso mo naman? Ha? Sayoso ka? Ilang taon ka naman? 41? 41? Hindi ganon. 39 ako eh. Adi match lang pala tayo. Ano birthday mo? Anong birthday mo? Anong month? Happy birthday ko lang noong March. Ay, birthday ko lang. March ano? 15. March 15. So anyway, happy birthday, belated. Nakatawa ako dito. Nakatawa naman ako sa iyo. Ano mo yun si ano? Ano, magkwento ka mo, tell me about yourself. Alin? Ha? Ano? Magkwento ka about sa ano mo, sarili mo. Introduce yourself. Anong ka? Sasagutin ko. Ano? Tanong ka lang, sasagutin ko. Bakit mo niyan? Bakit hindi ka pala dasawa? Kakaroon ka na ng girlfriend noon? Oo naman, nagkaroon na rin, pero hindi pinaral... Hindi pinaral. Mga ilan na? Ilan na? Ilan ang girlfriend na dumaan sa buhay mo? Dalawa. Sakali, tungatlo ka pala. Ah, dalawa pala. Hindi kasi, matitigin sa ako eh. Dalawa pala sa edad mo niyan? Yes. May mga kasama ko yan, kukulit din ang lahi. Gusto mo siya makita. Matipid ko siya ako. Ano, ano? Matipid. Matipid ka ah, kaya pala, matipid ka pala. Maganda yung matipid. Hindi kasi ako, hindi kasi ako mapapairo, kaya ganun dalawa lang. Ganun pala yun. Ay, hindi ba ano, anong ilang minuto na tayo nag-usap kasi may trabaho ako eh. Bakit trabaho ka pa ngayon? Ay, gagawin na Ramadan kasi dito ngayon, ngayon. Busy na kami ngayong, ano, ngayong ano, ngayong pa-usap kami. Kasi mag-prepare na kami kasi katain na yung mga amo namin. Ay, ipin na lang kita mamaya, i-add na lang kita. Para... Sige, add mo na lang ako. Busy na kasi kami ngayon. Kasi siya ka na. So anyway, nice to meet you. Oo, mag-prepare na kami. Oh, sige, mamaya natin yung continue yung tituan natin pagtapos ang trabaho mo. Oh, sige, bye-bye. Salamat. Sige, nice salamat to meet DJ. You here. Ingat. Okay. Salamat po, DJ. Salamat, DJ. Huh? Iwan lang si Sir. Oras natin, sigwit tayo 2 minutos, nakalipas sa alas 8, ladies and gentlemen, ang susunod. Magpakabait kayo ha, si Mara Santa pa naman. Anong line po, manager? Line number 2, survivor. Si Jeffrey at saka si Lynn Rose. Tama po ba? Okay, sige. Si Jeffrey at saka si Lynn Rose.
Happy viewing, no? Holy Wednesday kay Imelda Dahilig, Imelda Dahilig, Edwin Espiritu Pinolyar. Maraming salamat kay Rizal Poras. Dagang salamat sa support always, Daya. Okay, soundcheck tayo si Jeffrey at saka si Lynn Rose. Magandang gabi po, ma'am. Saan po kayo ngayon? Anong lugar? Good evening, DJ. Dito po ako sa Hong Kong. Nasa Hong Kong. Walang asawa, boyfriend? Wala po, DJ. Naghanap pa ulit. Sir? Okay ka lang po ba, sir? Okay, takot na naman, DJ. Parang hindi. Hindi okay ang signal. Saan po kayo? Ba't makakausap ko, DJ? Lahat takot. Saan po kayo ngayon, sir? Dito sa DJ, tumago na ulit. Sa Saudi. Sa Saudi. Saudi. Ba't mahina po ang signal? Mahina ang signal ah. Oo nga po, no? Mahina. Hindi ho kayo gumagalaw. Ayan. Di ba ako makita, DJ? Makita. Okay pa naman mata ko. Nga lang po, hindi po kayo gumagalaw. Okay. Okay na siguro, no? Ayan. Nagsistock lang, no? Pwede po kayo lumipat ang pwesto, sir? Baka nasa kusina po kayo. Lumipat po muna kayo doon sa sala. Oh, sir. Sige. Lumipat po muna kayo sa labas, sir. Kasi, ayan, no? Nakanganga ka minsan. Oh, ito na po, no? Medyo nakarami na si ma'am dito. Umatras yung mga kausap niya. Usap po kayong dalawa habang naghahanap. Lumilipat pa ho ng pwesto si sir. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Aha. Try mo nga tanungin, ma'am, kung sasagot si sir. Hello, sir. Hello. Hello, good evening. Basta. Huh? Good evening din. Tagasan ka? Good evening. Tagasan ka, sir? Tagasan ka? Cebu. Bisaya. Bisaya ka? Ilang taon ka na? 50 na, tibuok. Oh. 50 na ako. Okay pa yun? Kaya pa? Hindi kita makita? Baka di mo ko kayanin. Kaya yun. Di ko makita mukha mo ah. Ako ba, hindi kita makita din eh. Nagtataguan tayo yung dalawa. Dito na ako sa labas eh. Kuha lang ka DJ, ba't hindi ka makita? Hindi mo din ako makita. Kasi ngayon, Semana Santa. Sir, saglit lang ho. Sobrang lakas po ng hangin, sir. Pwede po kayo kumubli muna dyan sa hindi papasukan ng hangin yung mic mo. Oo. Magtago po kayo kunti. Yan. Oo. Sige. I-off niyo po yung camera, sir. Tapos buksan niyo po ulit para makita po ninyo si ma'am. Kasi mahina po signal niyo kanina. Pindutin po ninyo. I-off yung camera ko? Opo, i-off niyo po. Yan. Tapos paki-open ulit. Isang pindot pa. Yun. Kitaan po na. Hindi ko makita, DJ. Hindi ko makita siya. Ano po yun? I-cancel nyo na lang muna yung tawag. Tatawagan ko kayo ulit. Oh, sige, DJ. Okay. Masadya talaga ito. O, tawagan natin ulit na si Lynn Rose at saka si Jeffrey. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ayan. Ayun. Kita nyo na? Nakita ko na kagapuan niya, DJ. Sige. Usap po kayo ulit. Kapahan mo ah. Salamat. Oo, taga-saan ka? Ilo-ilo po.
Malapit lang, Cebu, Iloilo. Malayo kaya? Ay, isang sakay lang yan. Kukaliyong lang. Dalis po. Magbabarko ka o mag-ireplano? Pwede mag-ireplano kasi dati ako nagtabaho dyan sa Iloilo sa ano Panay Power Plant. May anak ka na kuya? Marami. Ilan anak mo? 5. Ah, pareho tayo. 5 din sa akin eh. May ano na ako, may college. Yung dalawa ko ngayon, graduating ngayong June. Yung dalawang bunso, saka yung pang-apat. Ang 5 sa ano? Sa akin ang pang-apat ko, saka bunso, grade 11 at 12 pa lang. Ay, ilang taon ka na ba? 46. Huwag na magtago ng edad. Magandang yung tapata sa ating edad. Eh ako, di nagtatago eh. Magtitiwan ako ngayong April 1. Ibig mong sabihin, duda ka sa edad ni ma'am, mukhang 60. Tingin mo sa akin, 60 na ako? Di naman. Ito naman tinatago yung edad ko. Tingnan mo, 1977. O, oh, bilangin mo. Tama, ako eh, 1973. Di, mas maganda ba yung ano ba, yung... Pinapataas mo na lang edad ko para madali ako mag-senior eh. Oo, malapit na. Malapit kaya na mag-senior. Eh, balita ko 55 na lang, mag-senior na ang ano eh. Sa akin na, balita ko dito 45 eh. Kaya sabi ko, senior na ako. Matagal ka na dyan. Eh, pangalan mo eh. Magtanong muna ako, anong pangalan mo? Roslyn. Yung Len Rose ko, pinbaliktad ko lang, kaya nag-Len Rose, Roslyn. Len Rose. Oh. Ako naman, Jeffrey ako, Jeffrey. Kahit di mo na tanong, Jeffrey na. Ilang taong ka lang dyan sa... Ha? Ano? Ilang taong ka lang dyan sa Saudi? Ano na, 8 na. 8 na? Sa akin dito... 8 years na? 8 years? Ikaw? Sa akin dito, 10 years. Oh! Ay, 11 Ay. Years na. 11 years na kasi 2013 ako dito dumating. Ah, ganun ba? Di, marami ka ng ipon. Marami akong ipon na problema. Uy! Bakit? Naoperahan. Akong gumastos. Ah, ganun ba? Anong noong operahan? February na ako inoperahan ng ano, gallbladder. Akong gumastos ko. Kaya, hindi na nga ako nakapadala sa amin eh, kasi nasa sinarili ko na yung pera ko. Ganun naman yun eh. Pag inabot ka ng ano, malas eh. Ako, nagkaroon ako ng problema dito. Nag-basketball ako na ano yung tuhod ko. Eh, matagal ako nag-standby. Mga ano din, gaso lang. Hindi ako nabayaran. Pero okay lang. Time. Sa akin, amok ko kasi kuri. Kaya ako lahat bumastos. Kahit na food allowance ko, kahit na yung sahod ko, binawasan pa. Kasi na-confine ako sa ospital. Ganun, no? Yeah, kumusta ate? O, ibang kwentuhan natin. Kumusta naman pamilya mo? Okay naman. Ilang anak mo? 5. 5. Yung panganay ko, 28. May asawa na, 3 na yung anak niya. Yung bunso ko, 17. Ah, sige, tapusin mo na yun sa iyo. Yung bunso ko, 17. Grade 11. Sir? Pwede pa ba kayo kumubli muna dyan? Masyado hong maingay yung hangin? Dito, okay lang. Ayan, medyo okay. Kahit nag-iig ko. Kasi ano to eh, yung kampo ba namin ba oh? Ako nga maingay dito eh, baka magalit sa akin yung mga Muslim dito eh, nagpapahinga eh. Hinaan mo lang ah, huwag ka lang sumigaw. Sa akin, sige,
Padayon mo yung patuloy mo yung ano mo, yung anak mo, ilang taon? Yung anak, yung bunso ko, ano, 17, grade 11. Mm. Yung sunod naman, 21, grade 12. Yung isa, 23, 26. Wala pang asawa, pero may anak. May anak, may anak na dalawa. Pero yung, at saka yung ano, yung pangatlo ko, bali, 24. Hima na sila. Ano, apat na lalaki, isang babae. Marami ka na palang ako. Ako naman, panganay ko, babae. 31. Tapos yung pangalawa ko, 29. Ang pangalawa ko, may anak isa. Tapos ang pangalawa, wala. May asawa na rin. Ang pangatlo, 26, pero wala pang anak na, may asawa na rin. Yung pang-apat ko, wala pang asawa. Ngayon, nag-aral siya sa ano, engineering, fourth year siya. Electrical engineer. Yung isa naman, bunso ko, education siya. Wow. Din siya ngayon, ano, may anak yan, kaso lang, di ako pumayag na pag-asawa siya nung naging ano niya kasi balasuba si lalaki. Baka di kumatan siya ba? Gawa anong sinabi ko, huwag ka na mag-ano dyan sa lalaki na yan. Bakit po sir? Hindi gwapo? Gwapo? Oh. Gwapo, may kwarta, oh. Mayaman siya. Ay, adik-adik eh. Ah, ayun lang. Oo. Delikado. Mm-hmm. Ilan yung anak mo na babae ko, kuya? Ha? Ilan anak mo na babae? Apat. Isang lalaki. Nagkabaliktaran tayo. Oo nga. Parang pinagtagpo tayo yung nagkabaliktaran. Mm. Wow, sana. Yung nasa anong nasawa mo ngayon? Nagkabaliktaran. Ay, DJ, nagkabaliktaran eh. Nag 69 na kasi. Uy, wala. 6 sa Saudi naman. Saudi ako, Lin. Saudi ka. Kailan ka bakasyon? Kailan ang bakasyon? So, pwede magbakasyon sa December, kaso lang eh. Graduating ngayong June, iwan ko lang ha. Di ko ma... Kasi ang kontrata ko, November 24 eh. 2 years ang contract namin dito. Eh, nintay ko lang yung ano. Kaso wala tayong ipon, gawa nung may pinaaral pa eh. Pare tayo, walang ipon. Magtiis tayo sa abroad. Ayos naman ang ano mo, trabaho mo, ayos naman. Di naman mahirap. Kayod kalabaw. Ngayon lang ako, kasi walang amo ko, umalis sila. Ah, DH ka dyan? Oo, DH ako. Ganun naman talaga ang buhay. Hindi naman tayo makapag-aaral sa anak natin pag di tayo lumayo. Di ba? Sa atin ni... Mag-taste tayo sa malayo para lang sila makatapos. Ganun ang ano natin mga magulang. Yung kape sa buhay. Yeah, eh, kumusta man yung asawa mo? Okay pa naman, buhay pa. Na ganun ba? Delikado pala yun. Buhay pa pala yun. Hiwalay na kami ng 15 years. Ah, ganun ba? Ang maganda kasi sa... Nasaan yung asawa mo kuya? Ha? Nandun din, buhay pa. Nandun sa ano, Pilipinas. Hiwalay kayo? Di naman na sabihin naghiwalay. Nag ano ba? Di nagkaintindihan. Parang ganun na lumalabas.
Baka mamaya magtsatsaki niya na awayin niya ako, ha? Ay. Hindi. Hindi na nakikialam yan. Pag sumali ka rito live, nakikita ka eh. Kailangan. Walang ano. Walang problema pag yung kayo yung usap sa isang babae. Kailangan. Diba? Sigurado ka, walang sabit. Ako nga, nagkalangan sa iyo kasi buhay pa yung asawa mo eh. Sa iyo sir, buhay pa naman din yung asawa mo sir. Buhay din sa iyo oh! Pariyo tayong buhay. O tayong dalawa, buhay din. Oh, ganun lang yun eh. Ngayon, ang ano bang purpose mo nga? Sumalit ka? Oh. Naghanap ng sweetheart. Nya, ano sa tingin mo sa akin? Anong yung may pag-asa ano? Ba? Isang puti. Oh, may pag-asa na ang weather eh. Ang puso ka kaya? May pag-asa nga ang weather. Ang puso ka kaya? Oo, yun na nga eh. May kapya, anong hinanap mo? Ha? Anong hinanap mo? Ba't sumali ka din? Ganun din, naghanap ng kaibigan, tapos magkakaibigan talaga. Kasi mahirap naman sabihin mo agad nga, maghanap ako ng asawa, eh, kausap lang tayo ngayon, eh, asawa na agad, eh, kaibigan, tapos magkakaibigan. Wala, diba? Magkaibigan. Yan, nagsisimula, magkaibigan. Oo. Oh. Yan ang ano eh. Yan ang umpisa eh. Hmm. Ya. Yeah. Kailan bakasyon mo? Hindi ko pa alam kasi nagbakasyon ako nung December 24. Kaso, sa hospital ako nagbakasyon. Nagdiretso ako sa hospital. Doon ako nagbakasyon sa hospital. Na-confine ako. Parang ako, plano ko rin magbakasyon next year pa eh. Nung ano po? Kasi walang ano eh, walang tayong pundo. Baka next year ako matapos kontrata ko July eh. July. Matapos yung kontrata ko dito next year. Baka makauwi ako. Or April na. Ah, July. Itong July na to? Next year. Kasi naka-uwi ko lang nung December 24. Last year lang. Kasi hindi ko naman na-enjoy yung bakasyon ko kasi na-confine ako sa hospital. Kasi na sumakit yung tiyan ko. Akala niya ano may kidney trouble, yun pala. Ang lumabas sa ultrasound, ang gallbladder. Gallstone. Pag ilan mo nang ano nito, sali dito sa programa ni DJ Jill? Pangatlo. Oh, grabe. Niya, di ka pa nakahanap? Hindi, palagi ako iniiwan eh. Yung isa, mataas yung ang level niya. Ang hinanap niya, mataas na level. Oh, eh ako, manababa lang ako. Yung pangalawa naman, hindi naman nag ano, hindi naman kami magkausap na pagtapos ng live. Niwan ka agad? Niwan na. Nag-ano minsan lang, yung magkamusta o ano, yun na. Sorry, we are talking. Sorry, no?
Ano oras sa iyo dyan? Oh, wala ka na. Tumag. Ano oras sa iyo dyan? Oras? Kana, alas 4:15. Sa inyo? Alas 9:14. Same in Philippines. Parehas din sa Pilipinas niya. Ano? Sana, ano dyan? Japan? Hindi, Hong Kong. Oh, Hong Kong wala, Hong Kong. Hong Kong, Malaysia, Singapore, same ang oras. Dito Saudi, advance kayo ng 5 hours dyan. Advance kami. Kaya ang hirap mag-ano. Yeah. Okay. Balikan natin yung pangatlo mong ano, kausap. Ha? Yung pangatlo mong kausap, iniwan ka? Na walang signal, nawala yung signal. Nawala yung signal. Kaya iniwan niya ako kasi walang signal. Ganon din dito. Ang signal din namin dito, papatay-patay yun eh. Pag lumabas ka, malakas, mahangin naman. Ngayon okay naman kuya, nakita naman kita. Dito naman sa ano loob eh, baka lumabas na yung isa eh, naingayan siguro yun. Bala siya. Eh, may nakapahinga kasi itong mga ano eh, yung ibang ano natin ba, hindi natin... Tuliko kasi tayo eh. Sa akin sarili ko ngayon ang bahay eh, kasi kakaalis ang nila eh. Babalik sila sa next week. Construction kasi kami, kahit saan kami mailipat-lipat eh. Wala kayo magawa sa... Ano saan kayo sa Saudi? Maano sa iyo? Di ba yung Madana, mga jeans, ano yung Gisan, ano yun? Diyan dito kami sa Kubar. Ang office namin Kubar, tapos ang pinaka trabaho namin ngayon dito kami sa Salwa, border sa Qatar sa Saudi. Naghanap pang mapuan kasi sumakit ang tuhod ni Lolo. Lolo na talaga ha? Lolo na eh. Bakit ikaw? Sa akin, Lola. Pero malakas pang tuhod ko naman. Hindi pa masakit. Ako, masakit lang. Kasi ano sir, na disgrasyaho kayo, na injured po kayo nung nagbasketball ka? Oo. Oh. Last year? Oo. Mabuti, nakakalakad ka pa kahit pa paano naman. Okay naman na, nakalakad ka na. Kakalakad ako ngayon eh. In-extrehan to, wala namang ano. Uh-huh. Walang fracture. Kaso lang eh, sa tagal, parang... Kumikirot, ganun. Nung nagpa-ano... Naging ano na, naging... Arthritis na raw. Lulo na nga talaga. Arthritis na eh. Idad yun. Sabi ko nga, kapag namasyal kami dito sa may ano ba, supermarket sa ano, Alhasa. Maraming babae kasi, babae sa Saudi ngayon, OP na eh, parang sini-OP na, magkakalat na. Sabi nga, Lulo. Manong nang itawag sa akin, Manong. Ako Manong, matanda ka pang tumulong sa akin eh. Sabi sa, sinabi mo yung isang ano, Manong na raw, nakatalikod ako, nakasakit yung tuhod ko eh. Dahil isip-isip ko, matanda ka pang asa akin, tingnan. Yung nga lang, maglakad ka siguro sir, paika-ika, kaya napagkamalan kang ma...
meron. Oh. Ah, okay naman ah. Ah, tayo naman, di ba? Okay naman 'yan, nalakas kayo. Ay, nalakas pa. Nakas pa 'yun. Kung pag ano yung pag-usapan, yung lakas eh. Nalakas pa. Nalakas. Oh. Wala pang wala yung mga supportive nga mga tinatawag nilang robas, wala 'yan. Hindi naintindihan. Sa akin nga, nakarang buwan bago ako operahan eh. Namaga din yung paa ko eh. Yun pala yung, ano na, yung liver ko, hindi na okay. Oo, oh, dami mo palang ano, komplikasyon pala. Nag-acute na yung ano ko, yung gallbladder ko. Mm-hmm. Namaga na yung atay ko kasi, ano ba, yung sa gallbladder ko ba, sa bato sa abdo. Mm-hmm. Kaya, ginana ko kaya, urgent operahan. Ngayon, okay na? Okay na, wala na. May dati, ang dami ko sakit. May sakit sa puso, may sakit sa lahat-lahat na lang. Inupiran ako, nawala na rin yung ano ko. Yung pag-take ko palagi. Look, dami mo namang ano, hanggang ngayon, pwede na. Okay na, na ano na yata yung sa gallbladder ko ba? Ibig sabihin, pwede na mga may pag-take. Kung sakali, magpangita tayo, pwede ba tayo magtabi? Oo naman, hindi na ako hinita. Dati, hinita ako kasi ano, sa sakit ko. Ang wala ko. Pag tayo ay maging pag naging tayo, magpangita tayo sa Pilipinas, gano'n na mangyari. Useless din eh, hindi na tayo magtabi. Eh. Marami nga nang aramdaman. Okay na ako, kailangan. Magaling na ako, inopirahan na nga ako. Wala mo, palakas ka. Galing ako dito, okay pa. Pagdating ko sa Manila to Iloilo, hala, lumabas ako, naka-wheelchair na. Pagdating, dinwilet siya ako sa ospital. Oh. Pagbalik ko naman dito, okay na, nakalakad ako. Pag ilang araw lang, di na, na-confine na ulit ako kasi na, ano na, nag-acute na talaga. Kailangan kailangan talaga yung ano natin. Pero mas ano ka ba? Dito, Christian or ano, Muslim? Catholic. Oo, kailangan lagi natin ang Panginoon. Kasama natin lagi sa buhay natin. Huwag natin kalimutan. Yes. Maganda sa buhay natin kasama lagi ang Panginoon. Kahit na tayo ay mayroong mga ginagawang di kabutihan sa sarili natin, yung mga pananalita, pero kailangan buhay natin, pamuhay natin yung Panginoon. Napaka-importante. Gabay ba? Palagi sa atin. Uy, natin mo tayo pala damit, oh. Tariyo tayong red. Oo, parang ang pinagtagpo eh. Huh? Parang pinagtagpo. DJ. Oo. Nakasanggol lang kasi ako kanina, mahirap yung kausap natin. May tayo parang nasa ano lang, nag-tisit tayo para naman may presentable, baka kahit na paano, kausap natin, kahit na anong tingin natin o ano siya, basta kailangan nakasuti ng ano. Bakit anong tingin mo sa akin? Di ako makatingin? Hindi, di ako naman ako ano. Di naman ako namimili ng maganda, di ako mamimili ng pangit, ang ano ko, yung makasundo ko. Kasi pag yung mahirap na ang gusto ko rin yung magkasundo tayo niya, siyempre marami tayong mga iniisip, may rami din ako anak, ikaw marami din paano natin i-handle yung pagsasama natin pag tayo ay maging yung advance sa ating buhay. No, mag-advance plano na tayo?
Oo nga, advance eh. Kasi gawa nung nagsabi ko, eh, paano tayo mag... Eh, sinabi ko sa'yo, di ako namimili na maganda, pangit. Ang ina mo, kung paano natin pakisimahan ang side ko, saka side mo. Eh, mahirap yung ano eh. Baka mayroon akong mga anak na... Sorry, di natin masabi, mayroon ka rin anak na ganun. Hindi na natin magbitin, pero yun lang ang sabi ko sa'yo. Magkasundo ka tayo. Kalagay mo. Sa akin, kaya ko may handle eh. Yung sa akin, maanong din ako eh. Marunong na ako makisama eh. Tayo nga, marunong tayo makisama. Dalawa tayo, marunong makisama. Yung mga anak natin, pag tayo eh... Sa akin, yeah, anak, walang problema kasi ano naman sila, support naman sila sa akin. Kasi ganun ako ba? Naman, ako naman yung paraki sa kanila. Nagpaalam na nga ako sa anak na, ano, na babae, sabi ko, nag-video call kami. Sabi ko, sandali lang, maghanap muna ako ng wanted sweetheart. Di ba? Sa akin yung naman. Yung video, nagpaalam ako, ah. Wala na akong problema. Itong anak ko ngayon, mag-graduate, ibig sabihin, hindi na ako gaano, ano, gipit. Ikaw, marami ka pang bata pa eh, yung hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral ba? Dapat pa silang... Dalawa pa yung nag-aaral ko. Bali, ano pa, yung grade 11 at saka grade... Nursing pa naman yung kunin niya. Yung anak ko na babae. Ganun nga eh. Ako, itong taon na ito, sa awa ng Panginoon, eh, matapos sila. Tama-tama yun, magsiminta na ako. Ha? Kaya na. Magsiminta ako makagraduate na yung anak ko na babae. Niya ako? 55 na. 55 ka na. Meron pa kaya? Meron pa yun. May ibuga pa yun. Diba, DJ? Meron kaya pa yun. Ha? Di, walang problema sa atin ni Roslyn. Roslyn. Sa atin man, walang problema sa atin. Yung ano natin, yung bawat pamilya. Sige lang, pag ano, magbigayan lang tayo ng ano natin, account, para patuloy tayong mag-usap ng ano ba. Huwag okay lang sa iyo. Okay, sa akin, wala akong problema. Pero, alam mo naman, bakit, sa, ha? Baka mamaya may mag-message na sa akin, oh. Eh, kasawa ko, pinausap mo, ha? Kasi sa akin, sigurado, hindi yan mag-message sa'yo kasi hindi naman marunong. Mag-asawa ko naman. Yung asawa ko, hindi naman yan marunong mag-pindot na cellphone. Ako na ba? Yung asawa ko, marunong nga. Lahat eh. Kaya, makama, ano pa kung mamaya dyan? Mamurahan. Ah, wala eh. Sa tagal natin nag-usap, kung mayroong mag-message, ngayon na, mag-message na yan. Diba? Kasi sa akin na lang. Kino ano, isang bahay lang kayo doon sa Cebu? Wala, nasa Tarlac ako, nasa Bisaya. Tarlac ka? Yung asawa mo saan? Bisaya ako, siya Tarlac. Nasa Tarlac, ikaw ang Cebu? Layo naman kasi Iloilo at saka Cebu. Layo. Pwede nga, motor lang. Oh, daan ka sa ano dito sa Bacolod. Oo, oh, yeah. Sabi mo malayo. Daan ka Bacolod. Galing ako sa Iloilo, Panay Power Plant. Nakapagtrabaho ako dyan. Dalawang taon ako dyan. Nagkaroon ako. Di ko alam.
Nasaan yung power plant? Di ko alam. Nag-alila ako, di ko alam kung saan yung power plant. Saan yung banda? Yung sa may ano, Inguri, sa mismong bayan, papa, sa sakay ka lang ng tricycle papunta doon sa may ano, Loban. Kaya tawag nga ano, yung Panay power plant sa may malapit sa dagat. Taga-ilo ako pero hindi ko alam. Taga-ilo-ilo, di ka. Ilo-ilo, di mo alam ilo-ilo. Hindi ka ilo-ilo pero hindi ko alam ang power plant kung saan yun. Kasi ang ano? Alam ko lang magsakay sa Kalabaw. Lumaki sa ano sa ano yun sa Uma sa bundok sa bukid nag-araro. Ewan ko, ambot sa langaw. Ambot si Muda DJ. Wala mo wala kaya ka na nasa siyudad niya sa bukid ba kaya? Okay, mag... Kailangan naman tayo, tapos ngayon may nagkaroon na rin tayo ng ano, puntang. May matagal pa ako, uwi ako sa ano pa, next year pa ako siguro, mga November. Plano ko. Sayang, hindi ko pa alam kung kailan ako uwi. Pwede naman magbakasyon galing dito papuntang Hong Kong. O sige na. Ya meron. Mag-uwi ka daan mo dito. Singapore si girl. Singapore ka ba, ma'am? Singapore, no? Hong Kong, Beijing. Ah, okay. Bago na kong matiwakan ko. Ano? Mura lang tikit papunta dyan. Eh, ang ano, yung... Mayroon akong matirahan pagdating dyan. Pwede. Si girl na bahala dun. Eh, ba, DJ? Di ko nga alam eh. Ikaw na bahala. May mga boarding house dyan, ma'am. Daming nagpaparinta dyan boarding house dyan sa Hong Kong, di ba? Oo, marami, DJ. Pero kasi dati nag-boarding house din ako eh. Oo. Parang 4 years ako nag-boarding house. Magkano isang buwan? Kasi dati ano yung sa island ako sa ano nag boarding house ano lang yung dati 900 2016 pa. Mahal pala. Sa isang kwarto. Mura na yun kasi yung iba ano eh ang ano lang yung bed lang ba? Bed spacer lang. 1,500. Hong Kong dollar. Pero yung sa Hong Kong dollar yon. Oh, DJ. Laki, mahal pa rin. Ay, DJ. Pero amo yun nagbabayad, DJ. Pag mag-give out ka. Amo yun nagbabayad. Ayun pala eh. Eh, pwede mo naman siguro balikan yung boarding house mo pag sakaling makapagbakasyon si Sir Jan bago umuwi ng Pinas. Oo. Puno na yung DJ. Nagpunta ako noong nakaraang linggo doon. Nagbisita ako sa kaibigan ko doon. Oo. Kasi nandoon pa rin sila. Taga Iloilo din sila. Ayun. Baka... Puno na. Salapag lang si Sir eh. Salapag lang kayo ma'am para walang ingay. Excuse me. Walang ingay sa ano, walang ingay sa matulog ba? Pwede, pwede naman dito. Ayun naman. Pa. Ayun pala sir eh. Oh, malapad pala sa sala oh. Malapad pala yun. Sarili ko ngayon yung bahay, DJ ah. Ayun, wala pala yung mga amo sir. Kakaalis yung hila kanilang umaga. Ayos pala yan, malaki pala yung bahay mo dyan eh. Malaki din ang lilinisan ko. Malaki nga ang bahay. Malaki din ang lilinisan, di ba? Bata, nag-alaga ka rin. Dalawang alaga ko. Dalawang taon at saka apat na taon.
Dami mong trabaho. Kaya nga eh. Ngayon lang ako nakapahinga eh. Kasi magising ako ng 5:30 matapos ako ng trabaho ang alas 11:30. Hindi na lang yung nasakripisyo. Oo, oh, ganun lang ang buhay. Mayroon tayong pinapakain sa Pilipinas. Kaya nga eh. Pag magkasakit ka pa, may amo, yung amo mo, wala pang konsiderasyon, ah, mamatay-matay ka na. Oo. Oh, ganun naman rito sa Saudi. Yung mga amo mo, wala kang kasamang Pilipino, di nga tumutulong eh. Ah, Pilipino, tulungan ka, galing ka sa doktor, pero yung amo mo, wala. Sa akin nga, sa akin lahat gastos at saka yung pag ano ko lang, kalalabas na ng hospital, trabaho ka agad, marami nga nagsasabi, oh grabe ka naman, kalalabas mo lang, kaka-opera mo lang, kayod, kalabaw ka na, wala magawa eh. Yan ang mahirap. Patapos na yung mga anak ninyo ah. Sige, sige, connected na po kayo sa isa't isa, maraming maraming salamat, good luck sa inyo pong dalawa. Okay, DJ. Okay, salamat. Bye-bye. Ano? DJ. Magbigayan na ako kayo ng inyo. Ng Facebook ninyo, magbigayan na lang po kayo dyan, ha? Okay. Nakakunik naman tayo sa ano, sa yung sa Bible ba? Oras natin 35 minutes after 9 o'clock, oras sa Pilipinas. Standby, manager, sino po ang susunod? Line? Line number 1, no, nasa IMO, si Vivian. Si Vivian at saka si Donnie. No? Si Donnie, si Boy. Magandang gabi, ha? Thank you so much kay Ate Lorraine. Yung kambal ko ang gusto, type ni Ate Lorraine. Kasi daw para walang kaagaw. Ay, itong kambal ko. Ito. Ah, siya. Ah, okay. Yan ang gusto mo, Ate Lorraine. Para wala kang kaagaw. Ala, nagkamali ka. Pito girlfriend yan. Kahit ganyan lang po yung mukha. Pito girlfriend yan, Ate Lorraine. Nagkamali ka. Oh. Maraming maraming salamat, ha. Thank you so much. Kay Fefo Kasawa, good evening na rin. Thank you po, ma'am. Ito po, susunod. Nasa linya na. Andiyan ako po sila, no? Si Sir Donnie. Saan pa kayo ngayon, sir? Anong lugar? Province? Sir Donnie? Saan daw? Wala. Mahina yata. Tignan niya, Rizal. Rizal. Atay-tay Rizal. Mahina po signal ninyo, sir. Pwede pa kayo lumipat ng pwesto. Oo. Naglalagho kayo. Durubot. Sige po. Try po ninyo lumipat ng ibang pwesto, sir. Baka naman, ha? Baka sakali na mamaya, ba putol na naman. Mabibitin lang si ma'am. Try po kaya ninyo muna lumipat. Oo. Para mapwesto ninyo yung cellphone, sir. Malabo po kasi kayo kapag malayo po kayo sa camera. Yung cellphone po dapat, pareho po dapat kayo kalaki ni ma'am. Oo. Ilapit nyo po yung cellphone sa inyo, sir. Tapos umarap po kayo dun sa ilaw. Yung ilaw. Dun po kayo umarap, sir. Di ba maliwanag po yung kaliwang bahagi ng katawan mo? Dun po kayo umarap. Naglalag po talaga, no? Mabibitin lang talaga si ma'am, no? Manager, pasuyo muna. Oh. Alam niyo naman yung feeling, anong pakiramdam kapag nabibitin, 'di ba? Sa usapan, yung tinatanong ka tapos iba yung sagot mo o hindi mo mukhang ano, hindi mo lang narinig kasi may hinang signal. Hindi maganda flowing ng pag-uusap nila pagka gano'n, no? Marami po pala nagkakagusto dito, no, sa kambal ko.
La? Kala nyo, ang pag-ibig, wala dyan sa mukha. Pito, girlfriend yan? Namumurong problema nga po yan, paano niya i-manage yung oras niya para sa pito niyang girlfriend, Ate Lorraine, tapos dagdag ka pa? Hello? Yan kasi, kasi akala nyo kung hindi gwapo yung isang tao, akala nyo, wala kayong kaagaw. Kaya tinitake advantage nila yung paniniwala ninyong mga babae. No? Kasi niniwala ho kayo, no, na ganito, pag hindi gwapo, pangit, walang girlfriend, wala kang kaagaw, dyan kayo nagkamali. Ayon sa survey, mas marami ang hindi gwapo na maraming chicks. Ganun. Kasi naniniwala ako kasi kayo na ano, na pag hindi gwapo, walang chicks, walang kaagaw. Grabe problema niya oh. Paano daw niya i-manage yung oras, tag isang oras sa isang araw sa girlfriend niya, pito pa naman. Sakit ng tingin eh. Oras natin 40 minutes after 9 na ng gabi, oras sa Pilipinas. Manager, okay na po ba sila? Manager? Next group na na. Hindi niya maayos. Kayang ayusin. Hindi mo siya umalis doon? Oo, hindi nga siya umalis sa pwesto. Paano magkaroon ng signal? Oo. Pwede naman mag-usap sila, pero tingin ko hindi magkakaintindihan. Diba? Magulo. Si Sheila at saka si Cedric, sila na lang po muna, no? Pero kung maayos mo, sir, yung pesto ng cellphone mo mamaya, no? Iaayosin nyo lang, no? Okay, ito na po sa linya si Cedric at saka si Sheila. Pesto na po yung cellphone, ma'am. Huwag na po igalaw ang kamay para di po magalaw ang cellphone. Saan po kayo ngayon, ma'am, She? Ito po sa Isabela, DJ. Okay, sige. Isabit nyo na lang po yung mic sa bibig, ma'am, para di na po ninyo hawak-hawakan yung mic. Kasi pag hinahawakan nyo, masakit sa tainga. Yan. Sir Cedric, wag po igalaw ang cellphone, sir, kasi masakit po kayo sa mata panuorin. No? Magre-reklamo yung mga senior citizen mamaya. Saan po kayo ngayon, sir? Cedric, anong lugar? Sa Pangasinan po, Sir DJ. Ayun. O, pwede. Kalapit lang, ma'am. Ala, hindi na gumagalaw si ma'am. Hello? Ay, nawala na. Ay, i-cancel mo muna yung tawag, sir. No? I-cancel mo muna, no? Babalikan po natin si ma'am. Diba? At Linden season, no? Walang pahinga. Kakahanap ng sweetheart, ha? Daig pa nito ang Valentine's Day, ha? Siyempre, apat na araw na walang pasok. Webes hanggang Linggo. May time na pwede sila magkita, mag-date, no? Pero marami tayong dapat i-consider dahil nga po, dahil sa sobrang init, tapos pero kanina bumuhos ang ulan dito sa Metro Manila. Grabe ang lakas. No? Babaha may dalan pa eh. Ingat-ingat kayo sa landslide, ha?
lalong-lalo na po doon sa mga pupunta sa mga resort o di kaya po sa mga falls. Ano, dito sa may Nila, dito sa may bandang Norsegaray, marami po diyan, no. Sa may Bulacan. Mga pagbiglang ano ba, ingat kayo sa guho kasi grabe yung init. Tapos pag umulan doon sa bukid, no. Alam mo 'yon, landslide. Ingat-ingat kayo ha, huwag po kayo mas. Yung iba kasi may pag Semana Santa lumalabas. Busy sa simbahan yung iba na mga medyo mababait. Yung iba naman, no. Party. Party ba? Party, ganun. Aha. Nasa tao na po yan, ha? Paniniwala nila. Okay. Ma'am Shell, ha? Harap sa camera, ma'am. Okay. Smile. Wala pa kayong asawa, boyfriend ngayon? Oo, sige. Mahina ang busis mo. Abi, tanggalin mo nga lang po yung ano mo. Tanggalin mo na lang siguro headset mo, ma'am. I-loud speak mo po yung cellphone. Nandito pa kasi yung anak ko. Ah, okay. Sige. Ay, nawala. Ba't ito nawala? Oh, hindi. Saan na kayo? Lakana. Sige. Lakas-lakasan mo lang ang boses, mama, ha? Ilapit po yung mic. Usap po kayong dalawa. Sir, wala po kayong asawa, sir? Girlfriend. Wala po, pero ano, single dad din po raw. Okay, sige. Po. Pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Anong pangalan niyo po? Si Drake po, ma'am. Si Drake Prado ng Pangasinan. Pangasinan po. Ilocano din. Saan po sa Pangasinan? Binalonan. Malapit lang sa Urdaneta. Taga doon yung dati kong asawa. Po. Urdaneta. Urdaneta. Ilapit mo yung bibig, ma'am. Inuuno sa bibig. Ala, nakanganga na si ma'am. Humina ang signal, sir. Na, na talaga. Na talaga yung nag-stack up na siya. Mahina ang signal. Isa na lang mo, sir. I-cancel mo muna ulit, sir, ha? Ayun. Ma'am, nawawala ako kayo, ma'am. Signal ko, DJ. Hindi kaya. Bakit po, si Cedric po. Kayo nga po yung nawala eh. Opo. Kayo po ang nawawala. O, kaya nagjo-join ka ulit, di ba? Ikaw talaga. Ibig sabihin, kayo ang nawala. Kaya nagjo-join ka ulit sa tawag. Ila, isintro po kayo, ma'am, sa cameraman para di po kayo mawala sa screen. Yan. Ilapit po yung mic. Inuuno sa bibig. Inuuno. Okay na po. Ay, mahina pa rin. Inuuno sa bibig, ma'am. Hello. Okay na po. Yan. Yan, okay na. Mawala na naman okay yan. Na hindi na okay, sir. Oh, yan, oh. Nag-stuck na naman siya. Oh. Yan na nga po, eh. Sana, oh. Ala. Ala. Oh, isa na lang po, isa na lang talaga. Ah, ayun na. Bumalik. Bakit kaya? Oo. Naka-monitor po ba kayo? Wi-Fi po ba ang gamit, ma'am? Wi-Fi po, DJ. Baka maraming nakikabit. Wala po, kami lang po. Ay. Baka ano naman, sir, DJ, PLDT siya. Ayun lang. Mahina ba PLDT, sir? Ash, wag mo sabihin ha. Sobra. Sobra ba? PLDT naman gamit namin dito, sir, eh. Kaya lang, bitin nga minsan. Malakas sa PLDT. Lang taon na po kayo? 36 na po ako, ma'am. 36. Mas ahit pa ako. 38 na ako. Madalaw, guhit lang ah. Eh, kumbaga, sa timbangan lang din naman, eh, ano lang naman yan. Ako itong anak ko. Diba, sabi mo nila, eh, yung edad, eh, numero lang. Gising pa kasi yung anak ko, kinukulit ako. Hala.
Mukhang maliit pa ho yata yung anak mo, mama. Ilang taon na po ba yan? 9 po. Ay, 9? Malaki na. Naglalaro po kasi ng mami. Ayun lang. Kamu, naghahanap pa ako ng papa mo, ng daddy mo. Huwag ka malikot. Sana po ba yung tatay? Sana po ba yung tatay niyan, ma'am? Magdaleta po. Ah, iniwan ako kayo diyan. Hindi ko lang na. Binalunan ako eh. Malapit lang kayo siya. Magdaleta. Sa may Palina. Na, east west. Sor, ano? Palina Sor. Binalunan nga kasi ako, malapit lang. Oo, oh, dahil ako kumukuha ng mga paninda kong mga ano, suka. Pero talagang purpose ko dito, talagang nun para... Hindi, totoo, nag-install na, parang nag-download lang ako ng apps na to para lang makasali sa... ni Sir DJ, sa segment niya na ito. Kasi... Alam mo na, matanda na rin ako. Matanda na. Hindi, naano lang ako dito. Parang natatawa ako sa mga napapanood ko. Tapos parang gusto kong sumali. Ha? So, sabi ko, sasali kaya ako dito. Kumbaga ay trip mo lang. Napag-tripan mo lang. Sakla pala ng kinabagsakan ko ah. Yung parang... Hindi naman. Parang natry ko. Ha? Hindi naman. Hindi, aminin ko sa'yo ah. Hindi bang pinakakabalan niyo po? Hindi na rin ako totally pinata. May ano na rin ako, may anak. Mag-ano na rin siya. Biyari na rin. 15 years old. Yung nga sabi ko sa kanya eh, baka unahan pa niya akong magkaroon ng asawa eh, kaya gumagawa na rin ako ng paraan. Siyempre eh, baka maunahan pa ng anak eh, di ba? Mga mga kabataan yun, 18, meron ng asawa. Diba? Wala pa mga ano yung Sir DJ. Pinagkakabalan niyo ngayon? Ano lang? Construction lang ako? Ito mo. Ito. Ano? Hindi, ikaw? Wala, nag-ano lang, mabantay sa ano. May maliit din akong pesto. Brutas. Ano po, DJ? Sa cellphone shop? Ay, ikaw nagre-repair? Gawa. Ikaw nagre-repair, ma'am? Gawa ng cellphone. Wow. Maganda yan pag babae yung gumagawa, sir, kasi magaan yung kamay. Magaling manghinang. Hindi, natuto lang po ako dati sa ano, may technician po ako dati. Tapos natuto lang ako. Nung umalis na siya, yun na, hindi na ako kumuha ng ibang technician, ako na lang. Ganun talaga, pag gusto mo matuto, no? Natuto ka na rin na wala na yung asawa mo, nasanay ka na rin. Ilang taon na po kayong hiwalay, ma'am? Stuck up na naman siya, sir. Wala. Kala ko nagpapakyote lang si ma'am eh. Naghumina po. Nga, no nga, technician. Tapos ma, sira-sira ang cellphone. Ha, technician, be. Hindi naman DJ, okay na yung cellphone ko. Eh, bakit ba? Nakasa pa lang signal ko. Oh, wala eh.
Akala ko nagpapakyut. Akala namin ni sir, nagpapakyut ka lang yun pala. Stuck na lang. Eh, sa ugod hindi naman niya kailangan magpakyut eh. Oh, cute naman na siya, no? Oo. Oh, sabi. Cute talaga, malit talaga ako. Malit na mataba. Eh, sa mas matanggal ko sa akin, mapangit naman tingnan. Mm-mm. For 11. Oh, for 11. Ikaw? Mm. Ikaw? Cute niya yan. Sira. Kahit mo yung ano, kahit mo yung mother ng ina, ano? Mother ng anak ko. For 11 din. Standard yan sa mga Pinay. Pero okay lang yan kasi yung mga height ng babae, labas yan eh. Mm-mm. Kaya tingnan mo eh, parang maliit pero malaki. Kahit maliit, basta malaki. Gusto ko sabihin eh, ano? Kahit tingnan mo, parang maliit pero ano? Ano? Linawagin mo kasi? Sige na. Doon na lang ako kayo, Sir DJ. Yun lang yun. Kasi sinungaling daw kasi yung ano height ng babae, no? Kahit na mababa, oh. Pero pagtabihan mo, malaki naman, oh. Matangkad. Yung titigan mo, parang pagkalaki-laki, pero pag tinabihan mo, oo. Halit mo. Liit mo. Sana, oh. Oo nga, yun, oh. Lalo pag loose yung damit nila, no? Malaki tingnan. Yung ano ba, yung mga lawlawan. Oo. Halit pala, oh, mataba. Ha? Wala ka naman boses. Mataba. Maliit na mataba. So yan, kung bagay ka yung barbecue, ako yung pantuhog mo. Tutuhogin. Ah, tutuhogin. Yung pantuhog, kung bagay ako yung barbecue stick mo. Oo. Number 10 ah. Kung magtabi kayong dalawa, ganun. 1 at saka 0. Number 10. Hindi makatitingin dyan sa camera o panay tingala dun sa ano eh, panay tingin sa oras eh. Mm-hmm. Baka parating na si Mr. Home. Saan ka sa binalonan? Dito sa ano? Santa Catalina. Lapit lang sa Urdaneta yan, di ba? Wala naman boses, Sir DJ. Oo nga. Ayun, no, sa bibig. Lapit lang sa Urdaneta yan, di ba? Alin po? Malapit lang kayo sa Urdaneta. Opo. Katabing bayan. Katabing bayan mismo yung Urdaneta tsaka binalang magkatabi lang yan. Hmm. Tagal-tagal na kasi ako hindi ano dyan. Mga 2016 nata. Umalis na kami dyan. Hmm. Ah, ano bang meron sa Urdaneta? Dagay dito ba yung dati mo? Ano? Ha? Oo. Dyan yung bahay namin. Ibig sabihin pala eh, yun. malapit-lapit ka ng sarali. Pumupunta naman ako dyan, kumukuha ako ng mga paninda. Pero hindi ako nagpupunta sa amin. Doon lang ako sa may ano. Bagsakan. Sa may bagsakan. Bagsakan. Naangkat ng mga kulay ganun. Mga bangos, ganun. Yung mga dati kong supi, yung pinagkukuhanan ko noon. Tapos mga gulay. Tapos mga daing. Mm-hmm. Tapos mga piyesa ng mga cellphone. Mm-hmm. Mura kasi dyan eh, kaysa dito. Di na same kay price lang kasi sa Maynila. Ilang taon na po ba kayong hiwalay sa asawa, ma'am? Mm, 6 po. 6 years. Bago lang, kumbaga. Mag-8 na. 6 years, mag-8 na. Pero kasal po kayo, ma'am? Oo. Mag-8 years na ano, malis kami doon.
isa lang po anak ninyo, ma'am? Dalawa, DJ. Okay. Yung isa, 15 na po. Malaki na. Tapos yung itong isa, 9 po. Kaya doon ang kaisa-isa ng anak ko yun, ah. Kala ko pwede na sundan. Ayoko na. Kayo po. May ano na rin ako, may isang anak na rin. Mag-ano na rin siya, mag-15 na rin siya nito. Pauwi nga. Kasama niyo po. Action eh, pauwi nga siya galing Mindanao ngayon. Ah, sa Mindanao. Galing siya Mindanao, pauwi siya dito. Tapos dito, pagpatuloy yung pag-aaral niya. Mabuti. Pero sa akin lumaki yun nung mula 8 years old siya. Kinuha lang na mama niya. Pumunta sa mama niya. Kinuha lang na mama niya nung ano, mag-8 na siya. Kasama ang DSWD, kasama ang police. Hmm. Yun. Ha? Oh, kasama ang DSWD tsaka police kinuha dito sa bahay. Hmm. Pero wala ko noon dito sa bahay, ha. Nasa bagay. Kasi walang nag-alaga, kaya ano? Wala, Pilig nga yun sa mga lola niya. Kumbaga, nasa trabaho lang kasi ako noon, nasa Baguio ako. Siyempre, iniiwan nyo siya. Kaya kailangan ng ano nanay ang mag-alaga. Hindi din po kasi, since birth, dito na yung pinanganak, dito na lumaki. Kumbaga, pinagbubuntis pa lang, pinakausapan namin yung mama niya na dito na ipanganak, pumayag. Yun. Hanggang sa nagkagulang na dito. Tapos nung lumaki-laki na, gano'n na yung ano, ganap. Ilang taon, sir, nung kinuha ng DSWD? Mag-8. Ah, okay. Itong taon kasi pwede na eh. Kasama pang polis nun na. Pero nagsusupport ka, susupport ka naman doon ngayon. Pwedeng anuhin yung gumawa nun, yung parang anuhin ba kasi yung ibang sabi sa akin, nasa batas daw pag below 7, kumbaga nasa ina. Diba po, sir? Depende yun, sir. Kasi pag dapat namili, ano po ba, anak ninyo, lalaki babae? Lalaki po, sir, lalaki. Dami kasi i-consider dun, sir, pag usaping anak na eh. Depende po yun kasi. Kasi wala din po kayo sa bahay ninyo. Yung lula lang yung nag-alaga. Ako. Nasa trabaho rin po kasi ako nun, sir. Mm-hmm. Importante, kilala ka. Kasi 8 taon na ho yung kinuha sa inyo. Kilala ka na nun. Tsaka, wag kilala, mo. Mm-hmm. So nga lang ngayon, pag nag-uusap kami, wala na, din na kami magkaintindihan eh. Wala. Bakit naman? Oo, Bisaya na siya. Oo, Ilocano ako eh. Paano pa kami magkaintindihan? Wala na. So, at least ako sabi ng mama naman niya ngayon, dadalhin dito. Mm-mm. Hiram-hiram. Pwede na mag-aral. Yun. Yun man pala eh. Sabi ko naman, sige. Pero may asawa na yun na, parang sa amin na lang ano. Kumbaga sa bata na lang. Mm-hmm. Lapit mo yung mic mo, ma'am. Wala po kayong... Abi, bumili ka nga ng mamahaling mic bukas, ma'am. Hindi ako nag... gumagamit ng ano, DJ ngayon lang. Ay. Loudspeak mo na lang ha, para marinig. Ako ang kinakausap. I-loudspeak mo kaya. Loudspeak mo na lang kaya. Naka-loudspeak din ako. Ko na lang. Ayun.
yun, wala namang boses. Wala talaga. Tapon mo na yung headset mo, ah. Sabi ko, i-loudspeak mo na lang, ma'am. Yun. Naka-loudspeak na po. Bakit dyan pa rin ano mo, yung mic sa bibig? Naka-loudspeak, pero yung mic niya, kaganoon pa rin, you know? Ano ba yun? Na? Hindi. Joke ba yan, ma'am? Joke. Tambota. Mahina pa rin? Mahina pa rin? Yan, okay na. Ano daw? Okay, narinig. Okay na, narinig ko naman eh. Pero pasensya na, pero pag panay ha ako ha. ano na nangyari? Saan? Yung kwento mo. Hindi, tapos na 'yon. Kumbaga, yung kwento naman natin. Ay. Oo. Siyempre, nakwento ko na yung side ko. Alam ko na rin naman yung mga anak ka. At least wala na akong tinatago, di ba? Yung kwento ko, tapos na. Buo tayo ng bagong kwento. Sir DJ, wala nang boses. Ayun nga, ayun niya, loudspeak. Sabi ko, bakit wala? Bunutin mo yung headset, ma'am. Bunutin mo. Huwag mong ipasok. Bunutin mo ba yung jack sa puwet ng cellphone mo? Bunutin nyo, ma'am. Bunot na. Huwag mo na ipasok, ha? Kasi nabunot na. Ayan. Salita ho kayo, salita. Okay na. Ayun, malakas na. Malakas na. Oo. Mahina kasi yung boses ko, hindi ako ma-ano. Hindi, mahina lang talaga yung mic mo. Oo, malakas na yun, medyo okay na yun. Ah? Hindi, medyo, minsan malakas, minsan mahina. Ah, baka itong headset. Yan yun, o. Dinig siya, pero hindi maintindihan. Ganon? Dinig naman kita, clear na clear. Naka-headset ka pa rin, ma'am? Nakabunot na. Naka-headset pa rin, DJ. Wala. Bunotin mo nga! Karon. Ay, pasaway ito si Manasan daw, oh. Ayan, pag umubo ka, malakas. Malakas. Ano umubo ako? Ba't ayaw mo kasi bunutin? Gusto talaga siya rin baon. Nabaon talaga yung gusto ni ma'am eh. Ang headset ba? Gusto na sagad. Sagad sa may ano niya. Kahit para brands. Naman, bago kaya ito, bakit ganyan yung ano ko? Ang lakas naman ng ano ko. Nakamumurahin na headset mo, ma'am. Piki pala yung mga binibinta mo. Hindi naman, DJ. Ako nga, no, sir. Nagbibinta pala sa mga headset ko, eh. Yung tag-50 sa Divisoria. Hindi, joke lang. 252. Ay, mahal pala. Ba't ganun? Kasi yung original na headset, pag na ganyang cord, pag mga 200, 500 yung price yun, hindi yan na, kahit galaw mo, hindi maingay. Pero sa'yo, pag ginagalaw mo, maingay, tapos mahina ang busis. Sige, sa ano? Sa bag ko. Oh. Huwag mong patayin yung ilaw. Papatayin na yung ilaw. Huwag ka matulog na. Ano ba yan? Walang pasok bukas ka mo. Anak, dito yung daddy mo, kausap ko. Wala kang ano ngayon, trabaho. Holiday. Gabi. Wala pa talaga, ma'am. Wala ko pa. Ako meron kahit holiday.
Wala na. Natus. So, DJ, baka pwedeng pagtagpon mo na lang kami next time. Hindi, hindi sir. Connected na po kayo sa isa't isa. Pwede po ninyo ipagpatuloy yung pag-uusap kahit naka-off-cam na. Kasi ayaw kasi ni Ma'am Bunutin. Gusto talaga ibaon eh. Hindi marinig busis niya. Hindi rin po kami makapag-usap ng maayos nito pag ganito eh. Oo nga po. No? Oh, chat-chat na lang. Total gabi naman. No? Chat-chat na lang po muna kayong dalawa. Bukas, i-connect mo sa sound system, ma'am ha? Sir? para marinig yung... Okay, sige. Connected na po kayo sa isa't isa. Ibang headset. Oo, bumili ka ho ng ano, ng mamahalin na talaga. Yung tagpa 5,000 na headset. Wow, grabe no. Parang cellphone na. Oh, usap po kayo, ha. Ipagpatuloy po ninyong pag-uusap sa off-cam. Maraming salamat. Bye-bye. Oras natin sa Pilipinas, alas 10:09 na, Philippine Standard Time. Kayo po ay nanonood at nakikinig sa Wanted Sweetheart live gabi po ng Wednesday, na Holy Wednesday, ngayong Semana Santa. DJ Chill! Standby! Susunod! Sino pong susunod, Nanay Pearl? Si Vivian. Ha? Ito po yon, manager? Si Vivian at saka si Donnie? At tawagan ko na ito kanina. Ma'am Vibs, ako Vibs. Ma'am, i-cancel nyo po muna yung tawag. Tatawagan po kita ulit. No? Para masagot po ng partner mo. Ano yan? Wow, nagpapaganda pa po kayo ha. May mga lotion sa harap ni ma'am ha. Yan pala yung sekreto niya, ba't siya maganda? Sana all. Parang kilala ko, gumagastos ng 5,000 buwan-buwan budget niya pampaganda. Sana all may budget. Ito po, no? Tawagan natin ulit. Bakit maganito, DJ? Po? Bakit ganyan? Walang kamera. Kasi wala po kayong nakikita. Kasi wala po yung partner mo. Wala pa po siya. Apo, saan po kayo ngayon, babes? Bow, babes. Po? Sa Pampanga. Nasa Pampanga. Mga afam pala yung mga tao dyan. Afampanga. Mga afam. Ano pong pinagkakabalahan, ma'am? Wala, DJ. Humanang ano kong work ko. Tapos na. Okay. Wala po kayong work. Hindi sa araw. Ano pong trabaho? Dito sa bahay. Oo. Katulong po ako sa bahay. Sa bahay. Okay. Kasang bahay po kayo diyan sa Pampanga. Pero tubong ano po kayo, ma'am? Mindanao. Okay. Maganda 'yan. Maganda 'yan. Dapat ko kayo napadpad dito, ma'am, sa ano? Pampanga. Matagal na ako nag-work dito eh. Okay. Tiga lang, kanina. 2010 pa. Pa? 2010 pa ako nag-work dito. Ang laki pala ng ano mo, ma'am, ha? Bigote mo, ha? Yan, oh. Ang laki. Hindi ka nag-ahit, ma'am, no? Wala naman. Oh, ba't di ka nag-ahit? Ang laki, ang haba. Huh?
Bigote niya. Ay, bigote dito ba yon? Balbas. Balbas, no? Balbas. Opo, oo. Wala kasi ako nun eh. Araw-araw kasi tinatanggal ko. Ang kapal-kapal. Ang balbas. Si Sir Manager, saan po? Ilang taon po kayo ulit, Ma'am Vivian? 51, DJ. 51? Oh, hindi naman halata. Akala ko mga 31. Sana, Ilan po anak? Dalawa. Dalawa. Okay. Malalaki na, ano po? Malalaki na. Puro na professional. Okay. Pero yung mga anak mo na sa Mindanao? Oo. Ikaw lang po dyan. Bihira lang po kayo nagbabakasyon dun sa Mindanao? Bago lang ako dito bumalik eh. 2 months pa lang. Magto 2 months. Okay. Mahirap na naman po dun sa probinsya. No? Pag walang trabaho, no? Oo naman. May mga apo na po kayo, ma'am? Meron. Dalawa. Ayaw mo yung kilala ko kasi nung nagkaroon na ng apo, ginawang yaya, pero ikaw, ayaw mo nang ganon? Nagyaya din naman ako ah. Sa mga apo mo? Oo. Nga lang walang sahod, no? Mas maganda pa magtrabaho kami sahod. Total bata ka pa naman magtrabaho eh, para may income, diba? Kaysa naman magbantay ka ng apo mo. Sige. Si Quintay Uno, ma'am, no? Opo. 51. Hiwalay po kayo o byuda? Hiwalay. Ilang taon na? 13. Tugol na. So ikaw po nagtaguyod, nagpalaki, nagpa-aral sa mga anak mo? Oo. Si Mister... Dito kasi nakatapos mga anak ko eh. Dito sa Pampanga lang? Doon sa Mindanao, pero dito ako nag-work hanggang makatapos sila. Ah, ang galing. Diba? Kaya pala mabait na yung mga amo mo pagka ganun. Sige. Si Mister mo naman nagsusupport? May bago ng pamilya? Hindi. Hindi nagsusupport. Pero may naging boyfriend ka na, ma'am, sa 13 years? Oo naman. Oh. Saan na? Ha? Saan na po yung boyfriend mo? Sa Mindanao. Mm-mm. Iwalay din. Ba't ho kayo nag-iwalay? Chismuso ako. Iwalay din ko sa kapwa niya. Iwan ko, ba't nag-iwalay ko? Wala. Hiwalay siya sa asawa, ikaw naman hiwalay. Nagtagpo kayong dalawa, pero nag-iwalay din kayo. Hello. Bakit kaya? Saan na kaya yung boy manager? Hindi nag-reply. O, hanapan po muna kita, mama. PM po kayo sa hotline natin. Si ma'am Vivian. Nasa edad 51 years old na. Sarili niya na lang yung inintindi, no? Kasi nakapagtapos na po yung mga anak niya. Diba? Sige. Manager? Okay. Ma'am, i-cancel yun lang muna, ma'am, yung tawag, ma'am. Tatawagan po kita ulit, ha? Okay, thank you. Pag meron na. Sige, sige. Ayun po, no? Kung gusto po ninyo makausap si Ma'am Vivian, diba? Maswerte yung maging ha? Asawa ni Ma'am pagsakali. Hindi ko na itanong kung pwede pa po ninyong pakasalan eh. Hindi ko na itanong sa kanya kung kasal po ba siya dun sa ex niya o hindi. Kasi bagay, asawa, siguro nga, kasal talaga. Ha? PM po kayo sa hotline natin ha. Afam yun si Ma'am sa Pampanga. Sa Pampanga siya. PM po kayo dun sa Imo. Sa Imo siya sa line 1. Hanapin po ninyo account namin sa Imo. Hanapin po ninyo ang DigiGel OFW Emotion. Pag nahanap na po ninyo, i-PM nyo po.
ka mo, manager, gusto ko kausapin si Vivian. Ganon. Ah, siguro 50-55 si Boy, ah. Pwede, ah. No? O 60. Ayan, may mga chance po yung mga senior. Rio, ito na hinihintay mo, 51, ganyan mga edad yung gusto ni Rio sa babae. Oo, sa pasok sa panlasa ni Rio. Nga 51, ganun. Rio, si Mana Santana. San ka na? Oras natin, 10:19 PM. Minamahal kita, oh baby. More music! Shout out. Lakpak naman kayo.
Yay! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ano, Jel? DJ! Jel! Oras natin 28 minutes after 10 o'clock oras sa Pilipinas. Aba, inubos ko lang yung oras natin, akala nyo. Kasi wala talaga, no? Wala na talagang pag-asa na magkakaroon po ng maasawa si ma'am. Umatras si Boy eh. Fefo Kasawa, thank you so much. Thank you, thank you. Happy, happy Holy Wednesday. Babalik pa ho kami bukas ng hapon. Alauna hanggang alas 3 ng hapon. Don't you worry ha. And then bukas po ng gabi. Friday, Saturday, Sunday, wala po kami. Yes. Sabay-sabay tayo magugunita ng Semana Santa, no? Ngayong Lenten season. Siyempre, baka mabato kami dito. Pagtuloy-tuloy pa rin yung hanap nyo ng sweetheart. Nakiisa po muna tayo, no, sa Romano Katoliko. Although na hindi naman lahat ng followers, listeners natin eh Romano Katoliko, pero siyempre respeto na lang muna. Ano po, ha? Hanggang dito na lang po ang ating programa. Kitakis po tayo bukas ng hapon, alauna hanggang alas 3 para sa Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Palensya, Rowena, maraming salamat. Keep safe po tayong lahat. Keep smiling. God bless. Magandang gabi, Pilipinas!
Abyan mo, Jer. Abyan mo, Jer.